kadang gede po sa inyo. Narito naman po ang inyong therapist. Reflexology with Michelle Valmedico. May nag-comment sa akin at nagtatanong kung masama ba raw matulog ng basang po. Okay. Masama po, depende kung ano ang sitwasyon. Kung ikaw alimbawa ay matutulog sa gabi at ikaw ay bagong ligo, basa-basa ang buhok mo at matutulog ka ng basa, masama po yun. Nakaka-apekto po yun sa nerves ng ating mata. Maaari po lumabo ang ating mata niyan o maapektuhan pati yung ating utak. Basta kung matutulog ka lang ng basa ang buhok, siguraduhin mo na kanong dry na siya, yung manpapatayo na siya, Huwag po nasa mumiigis siya ng tower, Yung di sa basa-basa, patuyo na. Pwede po yan, kayo matulog. Hindi naman po masama matulog ng basang buhok. Ang masama po, yung basang-basa siya, Ngayon, sa atin po, iiwasan niyo po yan na matulog ng basa o may tanok po sa buhok ng towel, Alisin niyo po yan, pususin niyo maigi, yung alam niyo matutuyo na siya, pwede kayo matulog, Ngayon, sa akin, ang mas lalong masama, yung may electric pan kayong ginagamit. Kung may electric pan po kayo, mas maganda po sa paano nyo po ilalagay. Huwag nyo po i-steady. Mas maganda po yung umiikot siya, Pag po siya ay naka-steady, halimbawa, karamihan ay nasa muka o nasa uluan, naka-steady, huwag nyo po gagawin yan, sapagkat delikado po yan. Magkakaroon po kayo ng tubig sa utak, Baka bigyan lang sumasakit ang ulo nyo, hindi nyo alam, may tubig sa utak, o kaya yung naka-steady na sa may bandang dibdib o nakatalikod kayo na mainit, karamihan tatapat yung likod nyo sa electric pan, lalo na yung may natutuloy ng pubis, kung hindi pong gagawin yan, sapagkat maaari po kayo magkaroon ng tubig sa baga. Delikado po yan. Alam nyo po ba, kahit po mayaman, ay maaari niya ikadali ang kanyang kamatayan. Dahil napakahirap pong gamutan yan, Bilang therapist po, yan po ay pahirapan din para sa akin, Ngayon, kahit po may mga herbal tayo, at hindi po natin naagapan yan, ang may recommend ako po sa inyo ay magpatingin sa specialista, Sa isang doktor na professional, Ngayon, may kamag-anak din akong ganyan na naging sakit dahil isa rin po at baga, nakatubig yung kanyang baga, binumba yun para mailabas. Pero pag yan binumba, maaari nyo mapadali ang kamatayan o lalo ay nabalik din siya yung tubig na yan, Napakahirap po yan. Kaya kung kayo may nanonood ng aking video, maaari nyo po ito i-share sa inyong kamag-anak kakilala. Kung ganun po ang paraan ng kanyang pagtulog, yung electric pan na yan, ay iwasan po natin naka-steady. Yan po ay nasa paanan para hindi po delikado. At delikado po ang magkatubig sa baga. Yan po ay sakit ng mga mayayaman, At kung iba nga dyan ay mayayaman, ay natutuluyan. Kahit malaki ang pera, pag ang baga natin at ang utak natin ay nagkatubig, delikado po. Kailangan na po namang espesyalistang na doktor, Yan lang po ang may papayo ko sa inyo. Umiwas sa electric pan na naka-steady, na nakatutok sa aluan o sa likuran natin, sa dibdib, Para di magkaroon ng tubig ang ating baga o ating utak. Tandaan po, lagi po sa paanan siya at siya po ay nagmumove, Pag ganyan-ganyan siya, para hindi po tayo magkaroon ng problema pagdating ng panahon, Okay. Sana nakatulong ako sa aking kaalaman. Paki-like na rin po, Paki-click niyo po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. At paki-subscribe na rin po, Okay, maraming salamat po. Ito po ang inyong therapist, reflexologist, Michelle Valmedico. Maraming salamat po.